Aquarius, welcome dito sa iyong July 18 to 24 reading. So, alamin natin yung mga dapat mong malaman or yung mga posibleng maganap. Thank you so much, Aquarius, sa iyong support kung matagal ka nang nakasubaybay, nakasuporta. At para sa mga bago, don't forget to like, follow, or subscribe. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, pati na rin sa ating mga FB page subscribers. Maraming salamat din sa mga nag-avail ng personal readings. At kung interesado kayo mag-avail or mag-inquire, dumiretso kayo sa aking FB page. Basahin nyo na lang yung description, nandyan lahat ng detalye na kailangan ninyo. Aquarius, ito yung lucky day, lucky numbers mo. Pwede mo namang i-pause or i-rewind itong video para ma-screenshot mo lahat, no? Yung mga lucky numbers. Wednesday ang yung lucky day, tas ang lucky numbers mo ay 6, 22, 12, 31, 29, at saka 2. Oh, meron ka ritong dragonfly and pansy balance. So, isa to sa mga overall energies mo. Aquarius. The bear and cedar leadership. By the way pala, yung mga gusto mag-join, hanapin nyo lang yung join button sa screen. Pero kung di nyo mahanap, nakalagay sa description, meron akong nilagay na link dyan. Ay, teka lang, hindi yan. Bakit lumabas to? Okay, tignan na lang natin mamaya yan sa Eight of Swords. At meron kang hope, no? The butterfly and snowdrop. Wow, parang ano yan? Yung hope card, parang yung the star card, no? Yun yung card na nire-represent ni Aquarius. Okay. So, ito lumitaw to. Ilagay ko na to. Nahugot ko eh. Si Eight of Swords. Ayan, lumitaw din to. Lagay na natin to. Okay, pwedeng may another air sign dito. Or may Leo energy. Meron ka rin Four of Wands. Wow! So, merong card ng stability dito and balance. May mga cards ng stability at saka balance dito. Kuha tayo isa neto para sa iyong closing message mamaya. Sa bottom ng deck mo, you have King of Cups. Kuha pa tayo para sa iyong love life. Oop, tumalon yung isa. Kunin na natin yan. Yan yung mga jumpers. Yung tumalon ay beginnings. Oy. May ganun. May try again, ano? At, uy, lasting. May fag na nasa. O, may vowel. Vowel na fag na nasa. O, diba? Mamaya natin pag-usapan yan. Punta muna tayo dito sa mga iyong overall energies. Okay, this is the need to maintain balance, Aquarius. Kung ano man itong nangangailangan ng balance right now dito sa iyong situation. Meron ka bang kinikilingan or pinapaboran? Meron ka bang nane-neglect ngayon? Yan, sabihin na natin, pwedeng meron ka bang napapabayaan right now sa sarili mo, dito sa situation mo? Meron bang kinakapos or sumusobra? O halimbawa, nasusobraan ka ba ng pagiging mapagbigay or nasusobraan ka ba ng pagiging sensitive or overthinking? Basta marami. So yan, merong, sabi ko nga, there's a need to maintain balance. No, a healthy balance. Lahat naman ng bagay na kulang or sobra, alam naman natin masama. So, yun lang siguro yung ina-advise sa'yo na itong card na to.
Okay, balansihin yung mental sa emotional, balansihin yung mga dapat balansihin, pantayin. No, hindi dapat sobra-sobra, hindi rin naman dapat kinukulang. Kung ano man yung kailangan ng ganyang pag-a-adjust or pagbabalanse sa ngayon, dito sa situation mo. Halimbawa, nasusobran ka ng trabaho, tapos hindi ka masyadong nakakapag-relax man lang or nakakapagpahinga. Or nasusobran ka naman ng ano, pagtitipid sa sarili mo. Or nasusobran ka, halimbawa, nasusobran ka ng pag-i-indulge sa bagay na bawal sa'yo. Yan. Maraming pwedeng tinutukoy ito. Pero ang ano kasi dyan, Aquarius, is paano mo yan babalansihin? No? May mga bagay ka ba na masyado mong nabibigyan ng attention, tapos yung ibang bagay na kailangan mong bigyan ng attention, yun naman yung nasa sacrifice. Okay, yan. So, marami. So, ayan yung dapat mong balansihin. Okay, the bear card. Bear and cedar. The leadership. Paano ka ba magiging better leader? Yun yung ibig sabihin nitong card na ito, Aquarius. No? Pwede ka nakaka-experience ng mga overwhelming challenges. Pwedeng... This is a card na nagsasabi sa iyo na kailangan mong mag-reflect, no? This is also a card na nagsasabi sa iyo na or nagre-remind sa iyo na maging fair ka as a leader, no? Lalo na kung ikaw ay boss or isang leader, yan. Yun lang naman yung sinasabi nito. Paano ka magiging effective or good, ayan, good or better na leader sa household man ito or sa trabaho, ah. No? Kasi yung leadership, di lang naman yan sa ano, sa trabaho. No? Kumbaga, this is setting a good example, paano mo alagaan yung mga taong sumusunod sa'yo, yan yung mga tao mo, no? Kung leader ka, paano mo magampanan yung role mo ng maayos, no? Maayos, hindi lang yung nagagampanan mo yung basta lang nagagampanan mo yung role mo, kundi paano mo rin, kumbaga, paano mo rin na-take care yung needs ng mga members mo or yung mga tao na naka-follow sa iyo or itong mga taong hinahawakan mo dito kung ikaw ay isang boss or leader. Yung mga taong under dito sa iyong ano leadership, no? So, yan, parang ang sinasabi lang naman dito is mag-rule ka ng fair or parang you also i-take into consideration mo rin yung mga tao na yan. Hindi, kumbaga, yung mga needs nila, yan, paano mo rin sila paano mo rin sila maalagaan, yan, or paano mo yung magampanan yung role mo, paano makapag-maintain ng magandang relationship, yan, doon sa iyong mga ano, dito sa mga tao na to. Butterfly, okay, nakalagay dito hope, pero butterfly is also about transformation, eh. So pwedeng meron something na ano, magbabago sa iyo, Aquarius. Whether itong pagbabago na to ay talagang ginawa mo sa sarili mo or kumbaga itong pagbabago na ito ay dala-dala ng ano ba? Pwedeng talagang ginusto mo na baguhin yung sarili mo or dala ng circumstances, no, na parang kahit hindi mo inisip na yung pagbabago na yun. Kumbaga parang dumating lang sa point na nagbago ka dahil dun sa sitwasyon ng mga dumating. Ayan. Pwedeng
May ending kasi parang ending din to. Oo. Pwedeng kung nakakaranas ka ng period ng hardship, no? Ito na 'yon, ito na yung ending. And ito na rin yung pagbabago na darating sa iyo. Basta meron something na mag-e-end dito and merong something na mapapalitan ng bago. Better days ang paparating sa iyo, Aquarius. Okay, at i-embrace mo itong magagandang changes na ito, kung ano man yan. At ikaw, parang may renewal eh, kasi pag-aasa eh, yan, hope. Parang mabubuhayan ka uli ng loob, madudugtungan yung pag-aasa mo, yan. Ito yung dala-dala niyang card na yan, ng butterfly and snowdrop. Wow, hindi pa kasi ako tumitingin dito. Speaking of butterfly, diba? Sabi ko nga pwedeng may ending, transformation, at magsisimula ulit panibago. Ayan, sa love life mo may beginnings. Sabi dito, try again or start over. Oh. Pwedeng ikaw ito na parang may nag-end na relationship na looking forward ka sa next person or next relationship na paparating sa iyo. Oh, baka ito ay indication na ayan, kung galing ka sa separation, pwedeng merong bagong connection na paparating sa iyo, Aquarius. Kasi ayan, no, meron kang new direction at makakapagsimula ka uli ng panibagong relationship. At ayan na nga, ito na yung mga ano, fag na nasa. Yun lang, Aquarius, no? So, mataas yung sexual energy dito. Kaya lang parang ano, this is more on physical, lasting lang. Pwedeng itong paparating sa yung connection ganun. Parang more on physical lang. Or ba, meron pa nga something na bawal eh. No? O baka mamaya, ano to ha, bawal na pag-ibig. Ayan. Basta, itong parang walang ano to eh, walang kumikommitment, pero may nagaganap, yun. Alam mo, yung nagaganap, Aquarius, no? Ibig sabihin, pwedeng may nangyayari sa inyo, pero wala namang label na kayo talaga. Pero yan, pwedeng may mga physical going on sa inyo. So yan, pwedeng yan yung paparating. Or pwedeng yan yung current na sitwasyon sa love life mo. Meron ka dito ng Eight of Swords, feeling trapped or suffocated sa relationship. Kaya siguro magkakaroon na ng ending dyan or nagkaroon na ng ending. Oh. Kasi, yan ha. Take note ha. Pwedeng yung iba sa inyo nangyari na to. Pwedeng sa iba naman currently na nangyayari or pwedeng sa iba hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lang. Okay? So, iba-iba yung mga energies. Kaya, ano, kung ano yung nagre-resonate sa inyo. Basta ikaw ito na feeling trapped at gusto mong kumawala. Nakaka-suffocate, nakaka-umay, nakakasakal itong situation na ito. No? So, kung relationship yan, baka ganyan yung nararanasan ninyo. Pagdating naman sa career mo sa trabaho, ay, meron ditong natali. O, limbawa, natali ka dyan sa job na yan kahit na nasusuka ka na, nauumay ka na, ayaw mo na dyan, pwedeng natali ka kasi pwedeng hindi ka pa makalipat or makahanap ng lilipatan mo. Kumbaga parang tsinatsaga mo na lang. Ayan, pwedeng yan. Nasta ka na dyan sa company na yan, sa trabaho na yan. Kasi pwedeng hindi ka pa nakakakita ng big break or opportunity. Pagdating naman sa pera, kabuhayan mo, okay, pwedeng limited. Limited yung kilos mo kasi limited din yung budget mo, yung pera mo. Ayan. Pagdating naman dito, ayan, Leo energy. Baka may Leo person dyan. So, ito ay pagiging matapang. Pagiging matiisin. Ito yung pagiging kung paano mo kontrolin yung emotions mo. Ayan. So, kung pagdating naman sa
love life, no, ayan, pwedeng may Leo person, ayun nga, sabi ko nga, yung pwedeng bagong person, or current person, or paparating, yan. Pagdating sa jowa-jowa, this person is, sa tingin ko, ano, pwedeng matiisin. Mapasensya tong person na to. Ayan. So, nakikita ko kung dati, halimbawa, meron kang past person. Baka itong bagong person na darating dito, ayan, pwedeng mas ano siya. Mas mapasensya. Mas maaba yung pasensya nito. Oo. Yun nga lang, may tendency itong person na to, minsan na ano, nagpipigil siya ng mga ano niya. Nang nararamdaman. No, instead, pwedeng may mga hinuhold back siya sa sarili niya na, halimbawa, may nararamdaman siya or gusto niya sabihin yan. Pwedeng may mga bagay na hindi niya magawang sabihin sa'yo or pwedeng pinipigilan niya yung sarili niya. Pagdating naman sa career mo, ito ay pagiging ano, matapang na gumawa ng... Basta matapang ka na gumawa ng move pagdating sa career. So, yan. So, kung ikaw ay... Ito yung mga ano, bold or daring steps na kailangan mong gawin para sa iyong career, Aquarius, no? Ganon din sa negosyo, kung negosyo ito or career. Okay, pwede kang ano... Pwede kang nagtitiis. Pagdating sa pera, pwede kang nagtitiis. Pwede, parang meron kang gustong bilhin, pero parang... Wait lang, pinipigilan mo muna yung sarili mo. Kasi nga, ano eh, di ba? Sabi ko nga, pagdating sa finances, limited kanina dito sa Eight of Swords. So, yan. Siguro parang, uy, hold mo muna. Okay, saka na lang. Gustong-gusto ko yung bilhin, kaya lang right now parang hirap. Hirap sa pera, kaya budget muna. Yan, tiis-tiis muna. Ayan. Basta meron kang something na gagawin sa career mo, nalalakasan mo yung loob mo. Ayan. Magbabaka sakali ka, magiging daring ka dyan. Pagdating naman dito sa iyong Four of Wands, wow, this is a celebration. O baka may occasion na paparating. No, pwedeng something na related sa bahay. May gathering, sabihin mo na. O pwedeng reunion, pwedeng kasal, mga okasyon, seremonya, basta kung ano man itong ipagse-celebrate. O pwedeng victory party, yung mga send-off party, yan, mga padispedida, yung mga ganyan. Or welcome party, basta anything na ano, ipinagse-celebrate. Pagka love life to, ayan, pwedeng nangangamoy kasal para sa iba sa inyo. Siyempre, hindi lahat makaka-relate dyan, no? Baka yung iba, engagement, kasal, anniversary, ayan. Anything na parang related sa pag-celebrate ng relationship. Ayan. O yan, mansari, ewan ko, weeksari, ano ba yung mga sineselebrate nyo dyan? Pagdating naman sa career, this is, ano, matatag na career. Kasi apat yan eh. Card ng stability yung Four of Wands. Okay. So, yan. Pwedeng ikaw ay nasa magandang position or pwedeng maganda yung company mo, matatag na company, multinational, ayan. Basta pwedeng ito ay pagiging stable ng career or nandun ka sa isang magandang company na stable. Pagdating naman sa financial, ito ay, ano, support, yan, pwedeng sustento. So, pwedeng yung iba sa inyo, kayo yung, meron kayong sinusustentohan na kapamilya, or pinag-aaral, yan, pwedeng ganyan. Or pwedeng kayo yung nakakatanggap ng sustento na yan, or support from your family. Financial, ha, financial ito. So, yan, pwede rin itong, pwede rin maswerte ka pa rin, no? Ibig sabihin, bukod dun sa job na meron ka is, yun na nga, pwedeng yung family mo, pwedeng tinutulungan ka pa rin nila pagdating sa financial, pagkailangan mo. Or pwedeng kahit di ka nangihingi, sinusuportahan ka nila, sinusustentohan ka nila. At para sa iyong closing message, Aquarius, no?
You have slowed down or pause and allow things to unfold. Huwag kang magmadali, Aquarius, kung ano man to. Huwag mong pangunahan, isa pa yon, number two. At kapag kailangan na magpahinga, mag-pause ka. Yun yung mga messages para sa'yo dito. Hayaan mo lang yung natural course, no? Mag-unfold yung mga bagay-bagay. Hindi ka dapat mag-worry, pangunahan, hindi ka dapat magmadali. Yan. Ito yung mensahe para sa'yo. Sana makatulong tong mga messages na nandito. Don't forget to leave a comment, palike and share na rin. Godspeed, Babush.